city. And then, ma'am, my question is, the clamor of the people of the Republic of the Philippines is, if you have a plan to be a successor of Tatay Digong Duterte as president by year 2022, because you are a very strong woman and we really like you to be the next president of the Republic of the Philippines. Yes, doon ay mga call for that kind of action, sir, no? But sa pagkakaroon mang good, number one, wala na mo nag-discuss sa family. And then number two, kinahanglan siguro og number one, pag-ampo. And then number two, reflection, personal reflection kay ang trabaho sa isa ka presidente, dali, no? And dako kaayo ang obligation sa isa ka president and ang iyahang panubagon. Dili na pareho sa isa ka mayor na syudad lang, kundi kanitibuok nasun na dito. And ang trabaho sa isa ka president, mura na po ng mayor, no? Gipadako lang nato ang scope and ang functions. Dili-dali. Kaya bisan mayor, dili-gyud dali ang trabaho. So kinahanglan gyud siya na pag mo decide 100% ang commitment sa next 6 years para sa imong anak na klase na trabaho. Okay, Leah from Philippine Daily Inquirer. Hi, Mayor. When will you decide to run or not to run as president? And then, unsay mamahimong main factors anang decision? Number one is kana katokong gisulti ka ganina is personal commitment. And then number two, discussion sa family kay kung dili mo suporta ang pamilya sa ako ang decision. Maglisod ko because kinahanglan ko og mga support system para sa inaana na klase nga kalisod nga stressful nga trabaho. And then number three, of course, ma'am, sa tanan election, gasto man yun da, no? Kinahanglan ta og kwarta. And then number four, also, ang suporta sa mga tao, dili man siguro tanganahan mudagan kung walay mo boto na to or walay mo suporta nakatauhan. So, kanang mga factors.